Hi, good morning. So, alas 7. Almost 8 na pala ng umaga. Gagawa ako ng coffee. Yeah, I will make coffee for Papa. Madali lang naman ito. Ano bang gagawin namin today? Mamaya, pupunta pala kami sa City Hall dahil bibili ako ng libro or pupunta ako sa doon sa bookstore. Nahiligan ako na kasi na bumili ng libro at wala na akong bagong libro. So, it's already green. Hindi nyo nakikita, no? So, yan na yung coffee niya. Pilihin ko doon sa ibang room. Bas, here. Thank you. Shots, where did you put the bread? I already... Napakadami naman ito. Ala! Kapot. Yeah, ito, pinrosen namin itong aming bread para hindi siya masira. You also want bread? Yes. Mama! Yeah? Nasira tuloy. Ayan. Frozen yan siya. Dahil dito na. Toast bread. Pero kailangan i... Anong pangalan? Isoko pa ito. Can you call this? Kailangan kong i-defrost. Wait. Yan na yung bread. Defrost ko lang for 2 minutes. Si Ethan, naghihintay na si Ethan for kuan. Breakfast niya. Mamaya din pala is mag-grocery kami. Inom na tayo ng tubig. Ang tubig pala na iniinom namin dito is itong distilled water or yung binibili sa tindahan dahil yung water dito sa aming tinitirhan na apartment is hindi siya naiinom dahil amoy chlorine tapos amoy taya, amoy kalawang. Ewan ko bakit ganyan yung kanilang tubig dito, yung sa ibang mga ano naman, yung sa iba naman hindi naman ganyan yung mga tubig, pero dito sa tinitirhan na may apartment is yung kanilang tubig is amoy kalawang. Hindi mo talaga mainom. Parang may meron talagang hindi magandang amoy. Aalis talaga kami dito na na-apartment. Final na talaga ka yun. Pero maghahanap pa kami kung ano yung aming titirhan. Pero meron na kaming nahanap. Pero hindi pa masyadong sure kung ano yun. Inform ko kayo kung ano na yung mga details, kung ano yung aming titirhan na bago. Hindi ko muna i-vlog yun dahil it needs to be processed pa. Hello, why did you put it in the ref? I want it outside! Yeah, put it outside. Meron pala akong Dorian dito. Nilagay ni asawa sa ref. Ngayon, yung ref namin is amoy Dorian. And now you cannot eat it because... It's cold. Yeah. We need to throw the sausage. Oh. Yum. Papa, no. Come off it. Mamalade. Yeah, sure. First, no. Someone already bites the strawberry. Yeah, I always make like that and then I always eating the rest of the strawberry he eat. Yum. My wife said I need to make video. Yeah.
Okay, she bring me coffee, but she don't make chocolate for her. Yeah, that's quick. But the cheese smells like durian. Because I open the cabinet and everything smells like durian here. There. A lot of durian. Frozen durian. You will get chocolate. What you can say about our neighbor that make bishbiro? That you want to. What can you say? Chocolate. Thank you. Child. Okay, what I can say? Yeah. What I can say when about our neighbor? Yeah. We need a house. We are already before planning to get a house, but then I think it becomes more earlier, or I don't know if it's aligned with our plan because of the bishwari room. Because Ethan will become bigger, he likes music, that will be in the future really, really trouble, I'm sure. And yes, we're searching. We need to make it faster, because the more Ethan grow, the more Ethan make a lot of sound. And he's full of mumbles. So yun nga, meron na nagtatanaw-tanaw na talaga kami before pa ng bahay, because we wanted really to have a house. Of course, our family is growing and Ethan is growing. We still wanted to have more child, not a lot, but maybe one more or two more, something like that. So it's not good kung palagi pa din kami sa apartment. We already talking of that before and making a plan na bibili ng bahay. Napabilis lang this time kasi kasi nga, yung dito sa aming apartment, nagka-problema. Now, we are busy. Hindi din kasi madali yung maghanap ng bahay dito, or apartment, or bahay. Hindi din kasi madali. So, now we are searching. And kailangan din kasi hindi malayo sa trabaho ni asawa. Yan yung isa sa consideration. And sabi ni asawa, mas gusto niya daw dito sa malapit dito sa tinitirhan namin ngayon, dahil 30 minutes sa kanyang work. Pero of course, alam na namin dito kung saan yung grocery, tapos yung city, mga 20 minutes mula dito, or 18 minutes mula dito sa amin papunta sa city. So alam na namin ba, tapos yung mga daanan, alam na namin. Meron kasi kaming mga ibang prospect na nakikita, medyo ibang place, or malayo, nasa southern or nasa eastern ng mula dito sa aming tinitirhan. Kung dito lang kami malapit dito, so hindi na namin kailangan na mag-register again. So yan yung inano ni kailangan naming i-consider. Yun nga, hindi naman madali ang maghanap ng mga bahay or apartment dito, at saka yung processing talaga hindi din madali. Yan, chocolate lang yung iniinom ko sa umaga. Minsan, hindi din ako umiinom ng hot chocolate. Tubig lang, dahil hindi kasi ako makape. Nasanay na ako na hindi ako umiinom ng kape. Dahil nung sa... Before pa, kahit sa Pilipinas pa, hindi talaga ako mahilig magkape. Kaya kapag sobrang lamig dito, ang iniinom ko, kung hindi coffee, is chaa. You want juice? Juice. Mama will give you juice. Lagyan natin ito ng tubig. Usually, kapag gumagawa ako ng juice kay Ethan, kapag nagbibigay ako ng juice, hinahaloan ko ng tubig para hindi masyadong matamis. Don't throw it. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Thank you. Thank you. Yay! So here, kain tayo ng durian. Ito yung durian na sinabi ko na pinasok ni German husband sa loob ng ref. Yung aming ref ay amoy durian. Nilabas ko ito kasi siya dahil frozen ito. Nabili ko sa Asia store.
Tapos, hindi naman ito, ayoko kasing kainin ito na sobrang lamig. Mas masarap kasi ito kainin kapag hindi malamig. Sobrang tamis. Ganito oh. Ganito siya. Sa Asian store. Ang pangalan nito is Montong. Frozen Montong Durian. Ala, malapit na malulubat yung aking camera. Sobrang tamis. Yung kalahati nito is binalik ko sa freezer. Dahil kakainin ko yun sa susunod na araw. Sarap. Si Patrick, hindi kumakain ng durian. Si Ethan, hindi din kumakain ng durian. Sa bukid namin, sa province namin, sa bukid, sa Davao, sobrang, kapag durian season, talagang yung durian ay ipinamimigay lang. Kaya nakakamiss, kapag dito sa Germany, nakakamiss ang durian. Kahit sobrang mahal, itong isang pack is nagkakahalaga ng 11 euro. 11 euro something. 11 euro. Meron yung tag dito. 11 euro or 12 euro ito. Mahal, pero minsan lang naman. Sarap. Sarap. Nandito kami sa aming city. Maglalakad lang kami dahil gusto kong pumunta sa bookstore. Here is Ethan. Medyo malamig ngayon ba? Sunny pero malamig. Ayan. Medyo malayo kasi yung bookstore sa parking space. Ayan, merong mga store dyan. Ito yung aming city, center ng aming city dito. Yung mga stores is not in one kuan. Hindi siya sa isang mall talaga. Parang separate dahil lahat ng mga store is nasa iba't ibang building. Yung building kasi dito is parang mga bahay-bahay. It's like, the building here is like houses, na? Yeah, normally in the top also people just living. Here you can show there. We have a photographer and in the top normally just people live or sometimes there are office. Yeah, and tingnan niyo yan oh. Yan is a restaurant. Tapos para lang siyang bahay. Oh, kinda. Para lang siyang bahay. So tingnan niyo yung nasa likod oh. Pero sobrang lamig. Parang ano ngayon, 66 degrees siguro. Sobrang lamig. Ganda din ng ano dito. Ang ganda ng mga bahay-bahay dito. Parang siyang historical. I think they built sa mga bahay-bahay like 15,000 year last 15 century. Yeah. Sa gaya niyan oh, old house like 1560s. Yan, very very old. Tapos protected na kasi ang mga old na mga building dito at hindi na nila iniiba. 1719. So 1719 pa, o oh, di ba? Sobrang tagal na. So, papunta na kami ngayon sa bookstore. Doon na siya. Ayan, restaurant yan siya dyan. And dyan sila sa likod. Ah, we need like that. Here you have the wood and here you have a plastic. So the soil don't get to the wood. Ah, maganda dito. Dahil parang pinipreserve nila yung mga ano na mga bahay. Mga matatandang mga bahay. Mga old buildings. So, yun na yung ginagawa nila. Mga stores. Maganda. Pang ano talaga. Tourist. Yan o. Oh. Asian restaurant. So, may mga stores pa dito. Napakadami pang mga stores dito. Kasi nga, iisang building lang.
Hindi katulad sa atin ba na kapag may mall, isang mall. Dito iba-iba yung mga building. So yan yung bookstore, punta tayo dyan sa bookstore. Yan lang yung pupuntahan ko ngayon. Yung H&M naman doon pa sa mas malayo, doon sa dulo yung H&M. Kita nyo yung may pula na ano doon. Doon yung H&M. Dito lang tayo sa bookstore. Ito is parang mga wine. Lo, ang daming wine. Oh. Ayan, oh. So, dito lang tayo sa bookstore. Gahanap ako ng mga German books na that I can read. Yan ito na to find. So, merong ice di ice cream dito. And bibili daw si Patrick na ang ice cream. What ice do you like? I don't know. I want ice cream. Here. Hello. Ang sarap ng mga ice cream nila dito. I don't want to eat. Napakalamig. Yeah. So cold. A bit, Nanka. Here. Numuli ako. Dahil napakasarap. Nyam, nyam. Hey, it's not for you. It's for me. How can it? On what did you get? Grapes. Grapes. Mine is pistachio, tapos may mga sprinkles. Here. Ice. Here. It's really cold. Ang lamig, pero sobrang sarap din nung kanilang ice cream. Delicious! First time, we try this ice cream. So, wala masyadong bumibili dahil malamig kasi. We still don't, it's first time we buy here, na? We buy in the other ice cream. No, we also buy here before, but... No. You and your colleague. We buy the other. Delicious. Really milky. Sobrang sarap. Kakarating lang namin galing sa city namin dito. And ito pala yung aming napamili. Pumunta pala. Hoy, mahulog ang kamera! Pumunta pala kami sa... pumasok pala ako sa Tiki Max. Namili ako doon. Hindi na ako nag-video. Dahil gabi na. Basta hindi na ako nag-video. Bumili pala ako doon ng itong erasable na dual marker. So, maganda ito dahil... hey! Quiet! So, it's a marker. Tapos, pwede mo siyang ma-erase. So, parang dual point siya yung... Una is marker, tapos yung isa naman is, yung kabila naman is eraser. So, gagamitin ko yan because alam nyo naman na bumili ako ng libro sa earlier doon sa bookstore. Bumili din pala ako nitong, may nakita kasi ako itong Skechers na chinelas. Maganda ito for summer, so pa-summer na dito, summer ngayong mga in 2 months, summer na, so bumili na ako ng chinelas, meron na akong chinelas for summer, doon ko din ito sa Tiki Max binili, tapos bumili din ako ito para sa aming aso ito, suklay ng aming aso for para hindi siya, marami kasi siyang hair nuts, so yan, nakita ko doon na may maliit, tapos may mga may ganito, tapos ganito. So, yeah. Tapos, ang isa pa is bumili din ako ng ganito. This is a book para siyang journal or para siyang masalik listahan ng mga siguro gagawin ko itong journal or sulatan ng aking mga schedule. Maganda kasi siya kasi mayroon siyang anyan, may button siya. Ang last na binili ko doon sa Tiki Max is itong pantulog na partner. Ito sila. Yan, pantulog na this one. Parang co-urge na pantulog. Sa bookstore naman, ito yung binili ko, dalawang libro.
Ito naman si Patrick yung nagpili nito. This is German. I always read reading books in English. Tapos ngayon I am thinking na magbasa naman ako ng German para mas hasa naman yung aking German language. So ayun, si asawa pumili nito. This is the Kleine Hexe. So bumili din ako ng isang, meron pang ano dito. Ito is parang love story. Nakita ko doon is mas mahal ang kanilang libro kaysa sa Amazon. So, I am thinking na sa Amazon na lang ako bibili ng libro kaysa doon. Pero ito siya, nung hinanap ko sa Amazon, mas mahal sa Amazon. So, doon ko na lang ito binili. Yung mga ano ng author nito, this is a good author kasi, si Anna Wong. Mas maganda ito, marami siyang magandang mga novels. Yun lang nabili namin ngayong araw and it's already 7:49 dito. Kailangan ko nang i-prepare si Ethan para matulog dahil kailangan 8 hindi na mag-ingay si Ethan, at kung mag-iingay pa yan is magre-reklamo na naman yung aming kapitbahay. So, yan lang for today's video. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi pa kayo naka-follow, ay hindi pa kayo naka-subscribe dito sa ating channel, please subscribe and comment din kayo for ano yung next na content namin na gusto niyo na i-content ko. So that's it for today. See us in our next video, in our next vlog. Bye.